Sa videong kuha ng CCTV ng gym ng Barangay Pantal sa Dagupan City, makikitang abala sa paglalaro ng basketball ang mga kalalakihang ito. Abala rin sa pagbubuhat ang grupong ito na nasa kabilang panig lang ng basketball court. Pero makalipas ang ilang segundo, makikita na ang pagkaripas ng takbo ng ilang individual. Bumigay kasi ang isang bahagi ng kisame ng gym. Sabi kasi ng engineering department nila, yesterday was bumigay yung sa may anchor bolt doon sa ano sa may classroom nila, that's why nilipad yung buong ano nilipad yung buong bubong, actually buong bubong yun, not lang siya basta yero lang, mabigat siya na bubong. Dahil dito, nabasa ang ilang kagamitan ng gym. Ang kabuuang danyos pumalo sa higit isa't kalahating milyong piso. Parang half of it devastated, yes. So actually, kanina punong-puno na ng tubig yung gym. So, medyo problemado kami kasi we have electronic equipments. We have, for example, we have may turnstile kami. Kasi ano eh, if you're using the basketball court, you cannot just use the CR sa loob. If you're a non-member, may CR kami sa labas. That's for the non-members. So, we put up a turnstile there. Yung turnstile na to may RFID card, which means electronic siya. Ipinagpapasalamat na lamang ng pamunuan ng gym na walang nasaktan sa naturang insidente at pansamantala muna itong isinara. Sinubukan naman ng news team na kunan ng pahayag ang naturang universidad pero hindi pa sila sumasagot sa aming mensahe. Samantala, pahirapan pa rin naman ang ilang mga residente ng Dagupan sa pagpasok sa kanilang mga trabaho. Abot tuhod na kasi ang baha kaya ang ilang sasakyan, hirap kung makausad. Napakahirap kasi una, kailangan mong umalis ng bahay ng maaga kasi yung paggusong sa baha, napapatagal niya yung travel time mo. So kailangan maaga kang mag-prepare para pagdating mo dun, para pag sumulong ka na sa baha, sakto lang yung oras mo pagdating sa opisina. Sa Vigan City naman, pinasok ng tubig baha ang restaurant na ito. Tinangay nito ang mga kagamitang nagkakahalaga ng aabot sa 100,000 pesos. Okay, pagkaalis lang po namin mga after 1 hour siguro or 2 hours, ayun na po, pagbalik namin, ang laki na po ng tubig baha doon sa pesa namin na wala na po kami magawa kundi panoorin na lang na tatangay na yung mga gamit namin doon lahat-lahat. Samantala, sa Santa Ilocosur naman, nilamon ng rumaragasang tubig ng Abra River ang pamosong Old Quirino Bridge na nagdudugtong sa bayan ng Santa at Bantay. Tinangay din ito ang Nature Light Equipment na One Ilocosur. Ito'y bunsod pa rin sa malakas na pag-uulan dahilan para umapaw ang naturang ilog. Ang Old Quirino Bridge ay kilala sa kontribusyon nito sa mga pelikulang Pilipino. Dito kinunan ang ilang mga pelikula ni The King Fernando Poe Jr. Maari naman silang dumaan sa alternatibong Old Quirino Bridge na itinayo 14 na taon na ang nakalilipas. Isinailalim na ang Ilocosur sa state of calamity dahil sa iniwang pinsala ng bagyong Egay.